Hi, hello, good evening to each and everyone po. This is Romel and welcome back again to my YouTube channel. So, ayan, magandang gabi sa ating lahat. So, may nagpariban sa akin, mahaba talaga yung buhok niya. Pero 1 year ago na po daw yung rebanding niya. So, ang ginawa ko po, una ko pong binabad ang puno ng buhok niya, yung tinubuan, yung mula hanggang saan nagtubo. Then after 25 minutes, binasa ko yung dulo, saka ko binaba yung medisina ng buhok niya. Kasi sinali ko na yung dulo ng buhok niya kasi medyo nahilaw po sa unang riban niya, hindi masyado bagsak. Kaya ginawa ko po, sinali ko na po, pero binasa ko muna siya to avoid na masunog yung buhok. Kasi pag hindi natin siya babasain, may tendency na masusunog po siya. Kaya binasa ko po muna siya bago ko nilagyan ng medisina, mga katsa. So, ayan po. Waiting po tayo. Chine-check ko palagi yung buhok niya kung luto na ba o hindi, mga katsa. Sa totoo lang, pag hindi pa kayo eksperto talaga, huwag talaga kayong mag-riban ng mga buhok na hindi na virgin. Kasi hindi kayo, hindi nyo alam kung paano siya tatantsahin na luto na ba o paano siya maluluto or hindi, no? So, ayan, hinugasan ko na po yung ating step 1 and then binlower ko na po siya ng bonggang-bongga. And then after that po, pagtuyo na po siya, as usual, paplansyahin na po natin siya ng papinong-pino, no? So, ayun ang sinabi ko po kanina, mga katsak. Pag hindi pa po tayo expert sa pagriban, huwag po tayong mag... ano ba yung tawag doon sa Tagalog? Yung hindi po tayo basta-bastang gagawa ng buhok na... hindi virgin hair or tulad ng mga may hair color po, mga katsa, kasi hindi po siya basta-basta gawin, mga katsa, pag hindi ka expert. Kasi dapat kailangang marunong kang tumingin sa buhok kung luto na po ba o hindi, mga katsa. Ganun po siya, mga katsa. Mahirap po siyang ipaliwanag sa ano dito, mga katsa, pero sa totoo lang malalaman mo yung buhok na luto na kasi lumalambot siya, or pag suklay mo, mga katsa, medyo yung parang dumidikit na siya sa suklay, yung parang medyo ano na may konting oy, parang basta mahirap siya ipaliwanag, mga katsa. Tanging expert lang talaga ang nakakalam kung paano po siya malalaman na luto na po ang buhok, mga katsa. Bali, titingnan nyo po talaga, mga katsa, kung damaged ba ang buhok dahil sa hair color or hindi. Kung damaged po yung buhok, mga katsa, dahil sa hair color, huwag nyo na po talagang gawin. Huwag po talaga basta-bastang gumawa, mga katsa. Pero kung ang buhok, mga katsa, kahit may hair color, tapos healthy lang siya, hindi siya sunog or hindi siya damaged or hindi siya stress, mga katsa, pwede mo yan siyang idaan sa tubig, basain mo siya ng tubig, mga katsa, bago mo lagyan ng gamot, mga katsa. Pero if ever man yung buhok nila ay bleaching, mga katsa, huwag talaga basta-basta, mga katsa, kasi sigurado talaga na masusunog talaga ang buhok ng ating customer, mga katsa. So ayan po, mga katsa, naglagay na po tayo ng step 2, mga katsa, with hair cello wax and hot oil po yan siya, mga katsa. And then yung kasama niya po, mga katsa, nagpa-treatment lang po yan, mga katsa. So ayan, thank you so much, siya po yung nagdala sa customer ko dito, mga katsa. Bali, kung hindi dahil sa kanya, hindi po yan siya makarating dito ang customer natin. So ayan, maraming salamat po. So ayan, after 25 minutes, sinugasan ko na po ang buhok ng ating customer. Then tulad po ng dati, blower ng tuyong-tuyo, and then after blower po, mga katsa, ayan, pinalansya na po natin ng papinong-pino, mga katsa, sobrang pino, mga katsa. So ayan po, mga katsa, ang resulta, tingnan nyo po, nakikita nyo po naman, di ba, sobrang kintab po ng ating trabaho, mga katsa. Oh, ayan, so ayan, sa mga, uulitin ko, sa mga baguhan po sa rebanding, huwag po talaga basta-bastang mag hawak ng buhok, lalo na ang buhok kung damage, mga katsa, para maiwasan natin ang reklamo ng ating mga customer, mga katsa. So, yun lang po, mga katsa, ang payo ko sa inyo, mga katsa. Huwag po talaga basta-bastang mag o si serang, ano ba tawag doon?
gagawin ang buhok na may damage na para po maiwasan ang reklamo mga katsa ng ating customer. So ayan, tapos na po ang ating hair rebonding for today mga katsa. Maraming salamat po. Thank you so much. Ayan, oh, di ba ang ganda po ng resulta mga katsa. Oh, di ba? Saan pa kayo mga katsa? Mura na, sulit pa. So dito na kayo sa akin. Thank you so much and more blessings to come sa ating lahat. Mwah, mwah.